the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019. The DOH, however, continues to guarantee the public that all necessary precautionary measures are being taken to halt the spread of the virus. Katapusan ng Enero taong 2020, inanunsyo ng Department of Health ang unang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ang naging hudyat ng simula ng higit dalawang taong kalbaryo ng mga Pilipino at naging dahilan ng mistulang pagtigil ng buong mundo. Yung walang number, wala na po. Tigisa lang po. Nagkumahog ang publiko sa pagbili ng mga kailangan para sa napipintong lockdown. Nagkaubusan ng alkohol at face mask, mga bagay na dati hindi naman pinapansin. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. March 17, 2020, nagsimula ang enhanced community quarantine sa Luzon. Manatili sa inyong mga tahanan. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Pinagbawalan lumabas ang lahat, maliban na lang kung essential worker. Ilang buwan nang lumipas at nag-umpisa nang mapuno ang mga ICU. Dahilan para dumaing na ang mismong mga healthcare worker na pagod at nagkakasakit na rin. Muling bumaba ang kaso sa bansa, pero umpisa pa lang ito ng serye ng mga hamon. Sa buong 2021, makailang beses na itala ang peak o pinakamataas na bilang ng bagong kaso kasunod ng pagpasok at pagkalat ng mga SARS-CoV-2 variant mula sa ibang bansa. Unang araw ng Marso, sinimula ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Inuna ang mga healthcare worker na siyang pinakalantad sa sakit. Yun nga lang, hindi na inabot ng ibang health worker ang bakuna matapos magkasakit at mamatay. I just wish that this vaccine came earlier because we did lose someone. Pero hindi pa man tuluyang bumababa ang nagkakasakit sa bansa, may panibagong variant of concern na naman, ang Delta na nagdulot ng malawakang hawahan at pagkamatay sa India. Ang variant na sinasabing pinakanakakahawa sa lahat, naging dahilan ng record high na bilang ng nagkasakit sa bansa. Habang tumitindi ang hamon ng pandemya, patuloy rin sinusubok ang katatagan ng mga hakbang ng gobyerno. At dahil nagkukumahog ang mga bansa sa bakuna, naging mabagal din ang pamamahagi nito. Sa pagtatapos ng 2021, hindi naabot ng pamahalaan ang target na mabakunahan ang 54 milyon na mga Pilipino. Ito'y bagamat napababa ng bansa ang bilang ng nagkakasakit. Nobyembre sinimulan ang pamamahagi ng booster shots. Ito rin ang buwan na unang lumitaw ang balita ng panibagong variant sa South Africa na kalaunay tinawag na Omicron. December 14, 2021, naitala ng bansa ang pinakamababang bilang ng kaso sa loob ng halos 19 na buwan. Sa unang buwan ng 2022, mabilis ding dumoble ang bilang na nagkakasakit. Higit 39,000 na bagong tinamaan ng COVID ang pinakamataas na bilang na naitala sa bansa sa loob ng 2 taon. Pero kumpara sa mga nagdaang variant, hindi nakikitang nagdudulot ng mas malalang uri ng sakit ang Omicron. Kung gaano kabilis tumaas ang kaso dahil sa Omicron, ganun din ito kabilis bumaba. At dahil sapat na ang supply ng mga bakuna, inumpisahan na rin ang pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 17 taon. Matapos magbalik low risk ang Pilipinas sa kaso ng COVID-19, isinunod na ngayon ang pagbaba sa Alert Level 1 sa National Capital Region at iba pang mga lugar. Mula sa kawalan ng kahit anong impormasyon tungkol sa COVID-19 hanggang sa magkaroon ng mga mas ligtas na bakuna at ang pagsulpot ng mga nakababahalang variants, hindi may kakailang marami ng natutunan ng mga Pilipino sa 2 taon ng pandemya. Pero ang pangyayaring ito nagsilbi ring panggising sa mga Pilipino na anuman ang alam natin sa ngayon ay hindi pa rin sapat dahil marami pa ang dapat matutunan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.